energy ng mga taga-dito, Sister Malu. Parang konti lang pinagpala, konti lang nakaramdam ang pagpapagaling. First Samuel chapter 5. First Samuel chapter 5. Dapat sinali pala namin sa meeting namin mga board. Nalagyan na dito lang ano. Ang pwesto. Platform na. First Samuel chapter 5. Patingin nga ng mga Bible ninyo mga kapatid. Bibles up. Amen. 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 Pagpupunta kayo sa mall, may dala kayong wallet. Pagpupunta kayo school, may dala kayong notebook. Pagpupunta kayo sa gawain ng Panginoon, magdala kayo ng salita ng Panginoon. Tsaka notebook. Ha? Keep track. Amen. First Samuel chapter 5. Kung nandiyan na kayo, magsabing amen. Amen. Doon sa mga naliligaw pa, magsabing wait lang. Sa mga walang Bible, nandito na sa screen, magsabing amen. Amen. Ayun, mga walang Bible na dala. First Samuel chapter 5. I will be reading mga kapatid sa ASNB version. Meron dito English, kaso masyado palang maliit. Do follow me mga kapatid, sa masama tayong magbasa ng salita ng Panginoon. First Samuel chapter 5 verse 1. Nang maagaw ng mga Filisteo, ang kahon ng Diyos, ang kabar ng Diyos sa King James Version, the Ark of the Covenant, no? Nang maagaw na ng mga Filisteo, ang kabar ng Diyos, dinala nila ito mula sa Ebenezer, papunta sa Ashdod. Verse 2, pagkatapos, tinala nila ito sa templo ng kanilang Diyos-Diyos sa Misigadon at itinabi dito. Kinaumagahan, nakita ng mga taga... Bago sa inyo? Alam nila itong kwento to, hindi ba? Sina akala mo kwento to? Ang kunti naman, tatatlo lang. Tingnan ang kamay ng nakakalan ng kwento ito. Para kung hindi, edi... Sige po, walang nakakahiya ka. Para na kung di kayo ng deodorant, nahihiyahan ang taas na kamay. Okay, konti nga lang. Sabi, verse 2, pagkatapos, dinala nila ito. Nakuha daw ng Filisteo yung kabanantipa ng Panginoon. Pagkatapos, dinala nila ito sa templo ng kanilang Diyos-Diyos sa Nasidador at itinabi dito. Ay! Inaumagahan, nakita nga ng mga taga-Ashdod na ang rebulto nilang si Dagon na nakasubsob sa harap ng kahon ng Panginoon. Nakasubsob mga kapatid. Ano yung subsob? Nakamudmud nun. Humahalik sa lupa. Kaya ang ginawa nila, itinayo nila ito at ibinalik sa dating pwesto. Ay, sana hindi nyo yung ginawa. Nakondagon. Pero kinaumagahan, ganoon. Kaya kinaumagahan, ganoon muli ang nangyari. Nakita nila na nakasubsob ang rebulto ni Dagon sa harap ng kahon ng Panginoon. Hindi na lang ngayon basta nakasubsob ang ulo at ang dalawang kamay nito ay naputol at nakakalat na sa bandang pintuan. Katawan na lang nito ang natitirang buo. Kaya hanggang ngayon ang mga pari ni Dagon at ang mga pumapasok sa templo niya doon sa Ashdod ay hindi na tumatapak sa bandang pintuan. Na trauma na sila mga kapatid. Verse 6, may 6 yan. Pinalusahan ng matindi ng Panginoon ang mga taga-Ashdod at ang mga karating lugar nito. Binigyan sila ng Panginoon ng mga tumor bilang parusa sa kanila. Nang makita ng mga taga-Ashdod ang nangyari, sinabi nila, hindi dapat manatili sa atin ang kaban ng Diyos ng Israel dahil pinalulusahan niya tayo at si Dagon na ating Diyos. Kaya ay pinatawag nila ang lahat ng pinuno ng Filisteo
At nagtanong-tanong sila, ano ang gagawin natin sa kabal ng Diyos ng Israel? Sumagot sila, dalhin natin ito sa Gat. Kaya dinala nila ang kahon ng Diyos ng Israel sa Gat. Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Pwede ko pamilihin si si Brother Well, na siyang manalangin para sa pagkabasa ng salita ng Panginoon niya. Kumalang ito. Hallelujah! 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 Panginoong Diyos, sa maraming kanal, narito Lord God, nabasa namin at narinig ang iyong mga salita, Panginoon. Pagkutan po ito, Panginoon, na ito po ang magbigay ng kaloob at kalungan sa aming pastor na siya magdadala ng iyong mensahe, pati ng iyong anointing God, ay pagkalos po sa kanyang pagkami, Panginoon, na iyong mga tupa sa namin iglesia na ito ng pagtas, Panginoon, ay makarinig ng iyong mga salita. Narito Lord, ang aming mga puso, ang aming pinginahan sa ito, at aming pong ipinamamanhit sa iyo, Panginoon, na mag-usap ka sa amin. Kaya salamat po, Ama, itong sabdalang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At bago kayo umupo, abayan niyo yung inyong katabi, yung malapit sa inyo, sabihin niyo, panalo na sa amin. Panalo na sa amin. Bigyan mo ng feelings, lagyan mo naman, panalo na sa amin. Para may pamihingayan. Okay, mga kaupo na po kayo, mga kapatid. May 1886. Wait lang, bago pa lang magsimula. Quick announcement lang, mga kapatid. Isa sa mga napag-meetingan namin doon ay nakukumpel ako, mga kapatid, na bigay natin yung full respect natin sa salita po ng Panginoon. Huwag na po sa akin, huwag na sa natayo dito. Pero paggalang ba doon sa Diyos na kataas-taasan, mga kapatid, bigay natin yung full respect na akin. And during worship time, during the preaching of the word, kung maaari po sana, ay huwag na tayong magpatayo-tayo. Lalo kung wala naman talagang gagawin. Ang mga usher, pinahintulutan po namin yan silang sawain kayo at ang mga anak ninyo kapag matitigas ang ulo ninyo po. Huwag po kayong magalit sa kanila. Dapat nga hindi na ito sinasabi. Diba? Sa ibang simbahan nga, na sinasara ng pintuan ng mga lamp, ng mga anugs, diba? Magano lang tayo. Ayoko naman ng ganoon po. Pero yung respeto nilang binibigay during sa time ng Word of God, grabe. And I guess, karapat-dapat lang talaga natin bigyan ng ganun ding respeto yung Diyos nating buhay. Amen. Amen. Okay, palakpakan muna natin ang Diyos. With an eyes verse 1. Sabihin niyo nga muna lahat, panalo na sana eh. Panalo na sana eh. Yung may eh, parang abitin niyo kayo. Panalo na sana eh. Panalo na sana eh. May 1886 ay merong isang Amerikanong pharmacist na nagnangalang John S. Pemberton. May 1886, isa siyang pharmacist, no? Si John Pemberton ay nagtatry siyang gumawa ng gamot ng gamot para sa sakit ng ulo at sa nervous breakdown daw. No? Naghahanap siya. Ngayon, naghahanap siya, may tinatry siya mga kung ano-ano at napaghalo niya ngayon itong cocoa leaves. Cocoa leaves. At cola nuts. At carbonated na liquid na tubig. Ngayon, hindi namatay na si John S. Pemberton at hindi nga
nagawa yung gamot na pang-solve na sakit ng ulo at ng nervous breakdown. Pero may happy accident na nangyari doon. Kasi nung pinag-combine-combine niya yun, mga yun, wala naman siya talagang idea. Ang ginamaang kanyang purpose ay makagawa ng gamot sa sakit ng ulo. However, ang nagawa niya by accident ay na-invento niya ang favorite ninyong inumin na tinatawag na Coca-Cola. Woo! Happy accident, no? Nung, eto lang week na ito, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong niluto ng asawa ko, pero nagluto si Mr. Elaine. O may lulutuin pa lang si Mr. Elaine. Na kailangan ng celery. Celery? Ano yung celery? Sahod. Yung sahod? Sahod. Diyan lang. Sahod. Wala ko, wala. Yung celery. Noon tumawa sa joke ko eh. Yung celery, ano ba sa tagal yung celery? Kinchay, ayun. Thank you po. Pero hindi yung dahon, ha? Pero yung parang, alin nga? Opo, yun. Okay, yun na lang. Ngayon, mga kapatid, lang ito kasing kinukwento kay Sister Elaine, na men, sa Amerika, alam mo ba na hindi ang snack time ng mga batang maliliit sa school ay hindi mga chichilya, ribisco, hindi Oreo, mga ganyan. Pero celery at saka peanut butter. Kaya curious na curious Sister Elaine, sabi niya, Daddy, meron tayong celery, meron din tayo dito ng peanut butter. Matry nga yung sinasabi mo, kung masarap nga talaga iyan. Ginawa niya, sinausaw niya mga kapatid yung celery, fresh, hindi niluto, walang kahit ano ha. Sinausaw niya sa aming peanut butter na tag-isang daan. At kinagat niya, tapos nakita mo sa kanyang isip na parang ninakamdam niya, pinipilit na intindihin. At sabi niya, masarap naman daw. Masarap naman talaga pala. No, sino kaya pumasok sa akong konti nung unang sumubok nun, no? Celery at saka peanut butter. Kasi hindi mo iisipin pwedeng pagsamahin yun eh. Pero happy accident, mga kapatid. Masarap pa ang kinalabasan. No? Peanut butter at saka gulay. So kung mag-aakala yung sarap pa, pwede pa lang pagsamahin yun. Tapos naisip ko, peanut butter at saka karne, pwede rin pa lang pagsamahin. Peanut butter, oxtail, tsaka tuwalya. Kare-kare. Peanut butter, tsaka jelly, yung jam. Yung PKJ, na tinatawag nila. Pwede rin pala. Pero, peanut butter, tsaka piritong itlog. Oo, pwede. Pambira, hindi pwede. Sinubukan ko na, mga kapatid, talagang kadiri ang lasa. Huwag mo nang subukan, ako lang ang invento. Peanut butter tsaka calamares. Hindi rin pwede makapunin. Pero peanut butter tsaka hipon. May kumakamang ka? Yes. Peanut butter tsaka hipon. Peanut butter tsaka tahong. Ewan ko na lang, pwede ba yun? Pwede rin. Alam, pwede naman ang peanut butter. Pero sinasabi na, kasi ako chef eh. Loko-lokohang chef lang ako. Pero ang na-discovery ko, peanut butter tsaka piritong itlog ay diretso ang banyo. Maya-maya. Hindi talaga pwede pala. Nakakatuwa nung merong mga bagay na inaakala mong hindi pwedeng pagsamahin. Pero pwede palang pagsamahin. Kagaya na lang yung ginawa ni Pemberton, na-discovery niya bigla yung Coca-Cola. Hindi nga kalain yung pinagsama niya yun magiging hanggang ngayon. Favorite drink pa rin ng pamilya ninyo, tinatangkilig pa rin. Kung paano may mga bagay na ang sarap pagsamahin, ang gandang pagsamahin, meron din pong mga bagay na hindi mo pwede pagsamahin. Dahil na lang yung peanut butter at piritong itlog, Sir Malu, hindi mo talaga sila pwede pagsamahin. And one good example, mga kapatid, na mga bagay na hindi mo pwede pagsamahin ay yung ating kwento ngayong umagang ito. Sabi sa 1 Samuel chapter 5 verse 1,
First Samuel chapter 5 verse 1. Na maagaw ng mga Pilistiyo. Na makuha. Anong nakalagay sa King James? Kinuha. Alam niyo mga kapatid, to be honest, kagabi rin nag-struggle ako dito habang pinag-aaralan ko po ito ng pinangin ng Vicky. Kasi bilang isang mananaral at bilang isang talagang kinukonsider akong ako'y estudyante ng Biblia. Lagi akong nangangaral sa inyo na ang Diyos natin kahit kailan hindi pa nagagabi. Amen. Diba? Victory is mine. Victory is mine. Eh, pwede kaya ng karamihan sa atin. Pero this instance, sabi ko, paano kung ito'y papangaral sa kanila, baka may makapansin. Bago niyo pa mapansin, ako na ako ng kubo na, Brother Juban, naagaw ng mga Pilistiyo yung kaban na ang kahon ng tipan ng ating Panginoon. Yung Ark of the Covenant na nagre-representa sa presensya ng Panginoon, sa glory ng Panginoon, somehow napunta ngayon sa mga kamay ng kalaban. Paano nangyari yun? Kasi kung maglalaro ang isip mo, meron ng record ng talo ang Panginoon, ganun? Kasi nakuha, naagaw na yung glory ng kabanatipan ng ating Panginoon. Ay, sabi nga, hard time mga kapatid, talagang ipilit itong harapan ng Luzon, Ninong Rohe, na paano ko matatanggal sa inyong mga isip na may record ng talo ang ating Panginoon. He is never lost the battle. We never win. Mga kanta niyo. Tapos meron palang ganyan, oh. Naagaw, dinala ito mula sa Ebenezer papunta ng Ashdod. Para sa mga hindi nakakaalam ng full story, pabalikan muna natin. 1 Samuel chapter 4. Wala yan ka. Ipaborto na lang natin. 1 Samuel chapter 4. Nagsimula yung chapter na yun kung sinasabi ang mga Filisteo at ang mga Israelita. Israelita yung chosen people ng ating Panginoon. Yung apple of God's eye. Yung favorite niya. Kalaban nila itong mga Filisteo. Rival nila ito. Pagdating doon sa lupa sa Kanaan, ito yung parang main nilang alaban. At sabi sa 1 Samuel chapter 4, maglalaban itong dalawang ito. Maggegera. At ikaw, syempre, anak ng Panginoon yun. Chosen people ang mga Israelita at ang kalaban, mga supot at mga hindi naniniwala sa Diyos na buhay, sa tunay na Diyos. Matik na yan. Panalo ang mga Israelita. Pero kung tutuloy mo yung kwento, natalo yung chosen people ng ating Panginoon. In fact, hindi nga lang sila basta natalo. 4,000 sa kanilang mga kawal, sa mga sundalo, patay. Samantalang ang mga Filisteo, little to no casualty daw ang nangyari. Sipin mo yun, hindi lang sila basta natalo, durog sila. Itong mga pinili ng Diyos, itong mga chosen people ng Panginoon, natalo sa laban. Kaya ngayon, ako'y nagtataka. Pati yung mga Israelita, nagtataka sila. Kasi by this time, nagsisimula na nilang ma-realize na sila'y chosen people ng Panginoon. Walang nagawa ng milagrong ganon, kundi lang sa kanilang lahi ipinaranas. Sila lang yung pinagpakitaan ng Diyos ng 10 salot sa kalaban. Sila lang yung pinagpakitaan ng Diyos na hinuhuli ng Egyptian army. Tapos nag-trap sila sa gitna ng sa harapan nila yung Red Sea. Tapos hinati yung dagat para sa kanila. Nung sila'y naglalakbay sa lumang pangako, wala silang makain. Nakita nilang bumababa yung mga raven na may daladalang mga pagkain. Nung sila'y nauuhaw, nakainom sila doon sa bato. Nung sila'y pinagkakagat at pinagtututuklaw ng mga ahas at scorpions, pinagaling sila ng Panginoon. By this time, they realized na nila
meron tayong Diyos na makapangyarihan. Meron tayong tagapagbantay. Meron tayong pillar of fire. At meron tayong clouds na nagbabantay sa atin. Kaya kampante silang lumaban sa gera. Pero ngunit natakwan, bubuog sarado sila ang nangyari. Kaya nagtataka sila, nagtatanong man talaga sila. Pati ako, kung siguro nandun din ako, ano nangyari? Kalamba, panalo tayo. If God be for us, who can stand against us? Tapos talo. Talo man talaga sila, siyempre maano. 4,000 yung kamatay, mamaya. Pinsan mo, kapatid mo yung nandun, mapapatanong ka talaga. In short, natalo talaga silang maigi and they're trying to understand. They're trying to find meaning kung bakit sila natalo, Ate Johan. Kaya ang ginawa nila, a couple of verses later, sinabi diyan, ah, siguro dahil hindi natin kasama yung kabad ng tipan ng Panginoon. Natalo tayo. Siguro di natin mapigyan ng dahilan kung bakit natalo tayo, pero alam natin kung paano tayo mananalo ngayon. Kukunin natin yung ating secret weapon. Ang kaban ng tipan ng Panginoon. Yung Ark of the Covenant. Kasi they know and the enemies know, alam na mga kalaban, na yung Ark of the Covenant it represents yung presensya ng ating Panginoon. Kung nasaan yung arko, nandoon ang presensya ng Panginoon. Kung nasaan yung arko, nandoon yung teritoryo ng Panginoon. Kung nasaan yung arko, nandoon nagiging banal yung lugar kung nasaan yung arko. Kaya nga sinabi nung heavenly host kay Joshua, take off your sandals, take off your shoes. Nandito ka ngayon, you're standing on holy ground. Ito'y a teritoryo ng Panginoon. So, ginawa ng mga Israelita, inutusan nila, pinakuha nila sa bayan ng Shiloh, papunta ng labanan sa Ebenezer, yung Ark of the Covenant. At alam mo, dahil alam nga nilang natalo sila, yung mga nagbabantay na Levita, priests sa Ark of the Covenant, sila pa mismo ang nag-make sure na samahan yung Ark of the Covenant na makadating doon sa gerahan ng matiwasay. Tama-tama, sabi sa Leviticus, ang mabubuhay lang ay mga Levita. No, ginawa nila yung tamang process, dala-dala nila yung Ark of the Covenant, at si Hophni at si Phinehas pa yung may dala, anak ni High Priest Eli. Mga priest din itong dalawang ito. Mga sila lang yung mga nakakapasok sa templo ng Panginoon. So in short, mga kapatid, talagang todo prepared sila. At ngayon, pagdating nung Ark of the Covenant sa gera, sa labanan, malayo pa lang natatalang na ng mga Israelites yung Ark of the Covenant. Alam niyo, sinabi dyan, tingnan niyo sa 1 Samuel chapter 4, nagsimula na silang mag-party people, nagsimula na silang magsaya, nagsimula na silang magpuri, magpalakpakan, magsayawan, mag-ingayan. Kasi alam nila, yung Ark of the Covenant, it represents the presence of the Almighty God. Wala na makakagabi ngayon sa atin, ngayon kasama. Nagsisigawan na sila, naghihiyawan na sila, nagkakatuwaan na sila, nagpapalakpakan sila. Kaya yung mga Pilisteo, yung mga nanalo sa gera, mga kalaban nila, nagtatakang maigi. Teka lang, anong nangyayari doon sa kabilang kampo? Bakit sila nagsasaya? Bakit sila nagpaparty? Bakit sila nagkakaingay? As if nagse-celebrate sila. E di ba'y kakapatay lang natin ang 4,000 sa kanila? Huwag ganun, sila pa masaya. Ngayon talaga po ng anak ng Kristiyano, alam niya nga tulong na galing sa Panginoon, padaling na. Kampante lang. Nagkakasiya sila.
Sabi yung isa sa mga tauhan sa Pilisteo, "Sir, sir, sir, commander, chief, captain, major, general." Kaya sila nagkakasya, dumating na yung arko ng kabanggitan ng Diyos ng Israel. Kinabahan sila. Alam niyo, nandiyan yun sa 1 Samuel chapter 4. Kinabahan sila, natakot sila. Kasi alam niyo kung bakit? Nabalitaan na ng mga Filisteo kung anong kakayahan ng Ark of the Covenant, ng presensya ng Panginoon. Alam ng kalaban kung gaano makapangyarihan yung Diyos nung pinaglilingkuran. Alam ng kalaban at nanginginig pa ba siya dun sa kakayahan at potensyal na kayang gawin ng Diyos. Alam ng kalaban, Kuya Cham, na kapag dumikit ka na sa iyong Panginoon, hindi ka na niya magkakapit. Kaya yung mga nanalo sa gera, sila ngayon yung nalulungkot. Yung mga natalo sa gera, sila ngayon yung nagsasaya. Kasi their help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ngayon, nagkakasiya sila kasi alam nila na hindi lang nang nire-representa ng Ark of the Covenant, yung presensya ng Panginoon, nire-rep sa loob nun, ano naman ng Ark of the Covenant? Yung Ten Commandments, yung stone tablets ng Ten Commandments na anong nire-representa nun, yung salita ng Panginoon. At alam naman natin na salita pa lang ng Panginoon, makapangyarihan na. Nilikha na ang langit at lupa sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Not only the Ark of the Covenant represents God's presence, it also represents His power. Kaya gano'n na lang sila kakampante. At tungkol doon, yung Ark of the Covenant, kung alam niyo yung itsura noon, takip noon, meron dalawang cherubim, may angel na nakaganyan. Tapatan sila. Na as if, parang nakaprotekta doon sa Ark of the Covenant. Not only the Ark represents yung presensya ng Panginoon, not only the Ark represents the power of our God, it also represents God's protection. Ano sabi sa Psalms 91? He that dwelleth on the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say unto my Lord, He is my fortress, He is my rock, He is my God. A couple of verses later sabi, and no evil shall befall upon me, dahil kasama ko ang Panginoon. Lahat na nagtitiwala sa Panginoon, they will be at Mount Zion. Sabi ng Psalms 125, na kung paano pinalilibutan ng bundok ang Jerusalem, ganoon ka din palilibutan ng Panginoon kapag ikay po protektahan niya. Kaya no wonder malayo pa lang yung arko, magsasaya na talaga kayo. Kasi padating na makakasama nyo na yung presensya ng Panginoon, makakaramdam na kayo ng kapangyarihan ng Panginoon at mararamdaman nyo na yung ingat ng Panginoon. Kumbaga sa laro, full buff yun, naka-buff yung team ng Israelita, tapos ito, wala. Kaya ano sabi ng mga Pilisteo, yari tayo, patay tayo dito. Kasi nabalitaan natin kung gano'ng kapangyarihan yung arkong yan. Ang sabi nila ganito, kung ayaw niyong maging alipin, lalaban tayo ng buhay hanggang sa mamatay na lang. Yun na lang sila, do or die. Kasi alam nila, talo na sila at ijin eh. Ang kanilang kapalaran, magiging slave sila ng Israelita. Kaya sila, lalaban na lang kami. At ngayon, at alam mo pa ginawa ng Israelites, not only meron silang kapangyarihan ng ating Panginoon, nakasama nila, they increased their numbers. Ang laban ngayon, sobrang dami ng Israelita laban sa sakapiranggot ng mga Filisteo. Kalimitan, baligtad yung nangyayari, di ba? Marami ang kalaban, munti ang mga Israelites. Pero this time, in-overwhelm nila ng sobrang dami ang Filisteo. Plus, yung buff ng Ark of the Covenant.
suruin na ito. Sabi nila, the next day, naglaban sila. At alam mo ang nangyari? Siyempre, kasama nila yung Panginoon. Kasama nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasama nila yung protection ng Panginoon. Sobrang dami nila. Siyempre, panalo na sila. At sa kanilang gula, 30,000 yung namatay sa mga Israelita. At hinahabol pa sila ng mga Pilisteo. Nagtatakbuhan yung mga Israelita. Kanina, dikit yung laban konti, 4,000 lang namatay. This time, bukbuk sarado talaga yung nangyari sa mga Israelita. 30,000 ang namatay sa kanila. Nagkasama nila yung presensya, kapangyarihan at protection ng Panginoon. 30,000 pa yung namatay. Nung wala yung Ark of the Covenant, 4,000 na yung namatay. Ngayon kasama nila yung Panginoon, 30,000 namatay sa kanila. Paano nangyari yun? Paano nangyari itong kwentong to? To make matters worse, yung high priest na kasama nila, yung priest na kasama nila, si Hophni and si Phinehas, namatay sa gera. Patay. Ngayon, binalita doon sa kung saan yung main base ng Israel. Binabalita kay Eli na kasalukuyang high priest, yung kataas-taasang chief. Wala pa silang hari doon. Yun ang parang leader nila. Binalita doon kay Eli. Alam mo nangyari sa atin na talo tayo. 30,000 yung namatay sa atin. Tapos yung dalawang successor, yung dalawang tinitrain para maging priest, namatay sa gera. And to make matters worse, nakuha pa sa atin yung arko ng kaban ng tipa ng Panginoon. Alam mo, sa sobrang gulat ni Eli, nakaupo siya na laglag sa upuan, nakabog, patay. Pero si Nanay Luz, bumagsak, tumalbog-talbog pa yung ulo, parang ang bola ng basketball. Buhay! Andyan! Wait lang. Medyo parang talimos ito sa kwento eh. Kasi presensya na ng Panginoon nandoon. Kapangyarihan ng Panginoon nandoon. Proteksyon ng Panginoon nandoon. Lamang sila sa numbers. Favorite sila ng Panginoon. Amen? Alam niyo kapag mga post-tribulation kayo naniniwala, may second chance yung mga yan. Tayo wala, sila meron, favorite sila ng Panginoon. And yet, durog sila. Talo sila. Para nangyaring kasama na nila yung perfect being, presence ng Panginoon, and yet talo pa rin sila. And then I realized, mga kapatid, na kung parang mayroong mga bagay na pwede mong pagsamahin, peanut butter at karne, nagiging masarap na kare-kare, yung arko ng covenant ng ating Panginoon, hindi mo pala yung pwedeng ipagsama sa maling pamumuhay ng kanyang mga anak. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung mabuti at yung masama. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung banal at yung palasuhay. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung malinis at marumi. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung palapray sa palamura. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung palasimba doon sa mga tamad magsimba. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung pananampalataya at pagdududa. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang banal na kaban na tipan ng ating Panginoon sa maling pamumuhay ng mga Israelita. Sana alam niyo kung saan ako papunta rito. Kahit gaano masarap yung peanut butter, kahit gaano mo ka-favorite yung piritong itlog sa tuwing umaga, hindi mo yun pwedeng pagsamahin. Kahit gaano malakas yung pwersa ng Panginoon, pero isasama mo sa mga walang kwentang nilalang na palasaway at sa bibig
bigla mong sumusunod, hindi gagana yung kapangyarihan ng Panginoon para sa kanila. Meron dito mga palasimba, pero tahan-taha. Bakit parang walang nangyayari sa buhay nila? Alam niyo na sana kung anong dahilan. Hindi ito yung problema. Hindi yung ako yung problema. Hindi defective yung nakuha nilang ako. Hindi yung imitation, hindi yung peke. Yun yung totoong presensya ng Panginoon. And we know that kasi mamaya-maya napatunayan yun. Na kahit mag-isa lang yung ako, na nakakapagpatumba yun. So, the ark is not the problem. Sino mo yung problema? Pero ganun pa man, mga kapatid, kung yun ang nangyari, sige na. Sige na. Ang gusto ko pansinin dito, yung mga Pilisteo. Panalo na sana sila. Panalo na sana sila. The rivalry will end. Yung long time na mga panahon pagkikera nila, tapos na sana ninantek. Bakit? Kasi naipanalo nila yung gerang hindi dapat nila maipanalo. Yung nangyayari milagro doon sa kalaban nila, ngayon sa kanila nangyari. Yung matagal nilang paglalaban, ngayon lamang na sila. Hindi na dikit yung laban. Kaya na natin gumapi ng mga Israelita kahit kasama pa nila yung Diyos nila. Panalo na sana sila, tapos na sana yung lifelong na gera kung hindi lang nila ginawa itong tatlong pagkakamali ito. Bear with me, ito yung muna nilang pagkakamali. Ang sabi dito, nang maagaw ng mga Pilisteo, ang kahon ng tipan, ang kahon ng Diyos, dinala nila ito mula sa Ebenezer papuntang Ashdod. Verse 2. Here's their first mistake. Ito yung muna nilang pagkakamali. Pagkatapos, dinala nila ito sa templo ng kanilang Diyos, Diyos ng Sidagon. Pagkatapos ng gera, nanalo sila. Dinala daw nila yung Ark of the Covenant doon sa templo ng Diyos, Diyos na nilang Sidagon. Kung mahilig kayo sa mga action movies, lalo yung lumang mga, ang tema yung mga medieval times, normal lang yung tinatawag na spoils of war. Kapag nanalo ka sa gera, normal lang na kukunin mo yung kanilang mga ari-arian. Normal, kukunin mo yung kanilang mga pera, kukunin mo yung kanilang golds, kukunin mo yung mga pagkain. At sometimes yung asawa at mga anak nila, kinukuha. Kahit kayo kalalakihan, ginagawang mga alipin at slaves. Lahat ng mga pwede mong makuha sa talunang party ng gera pag mamayari na nang nanalo. And sometimes, may mga religious na mga bansa, kinukuha nila, pakinggan nito maigi, kinukuha ng panalong bansa yung religious artifacts ng talong bansa at dinadala nila iyon doon sa templo ng kanilang Diyos bilang sakripisyo, bilang alay, bilang tribute na sinasabi nilang natalo namin yung Diyos nila, mas makapangyarihan ka sa Diyos nila. Yun yung ginawa ng mga Filisteo na una nilang malaking pagkakamali. Na dinala nila yung arko ng kabar ng tipan ng Panginoon dun sa templo ni Dagon. Na as if inaalay nila yung kabar ng tipan ng Panginoon kay Dagon na kanilang Diyos. Na para nilang sinasabi, natalo na namin yung Diyos ng Israel, yung si Yahweh, si Jehovah nilang tinatawag, tinalo na namin yan. Mas makapangyarihan ka ngayon, Dagon. Mas tama yung ating belief system, mas tama yung reliyon natin, mas ikaw ang makapangyarihan, Diyos. Malaki nilang pagkakamali. Ay sinaraan nila yung pinto at natulog silang nagkasiyasiyahan. Nagparty-party silang akala nilang panalo na sila. Ngunit ang sabi sa storya, pagbukas nila ng pinto,
kinaawagahan, Brother Michael, ang nangyari kay Dagon ay nakasubso sa harapan ng arko ng Panginoon. Let me tell you a quick trivia lang, no? Dito sa Pilipinas, hindi ito masyadong ginagawa. Pero sa ibang kultura, kasali ang Hebrew, ang mga Israelita, ang sign of respect, hindi sa Japan, ganyan, di ba? Ang sign of utmost respect ay being face down, flat as a floor. Nung kami nasa Amerika, takang-taka din ako eh. Ipipraise and worship. Tapos pag yung mga tao ay parang yung na katouch niya sa mensahe o na mga dito, yung term na re-revive sa atin. No. Sa altar call nila, ang dami dyan naka-face flat, nakahiga. Parang niya sila, parang naka-planting yung tatay. Nakaganon talaga sila habang nahiga. Kaya ako taka-taka ako, parang yung mga ganda. Pala, ang ibig sabihin pala nun, outmost pagpapakita ng respect at surrender. Na as if, ang origin pala nun, kapag nahiga ka doon sa kalaban, you're surrendering yung buhay mo sa kanya. Bahala ka na kung anong mangyari sa akin. Yung ano pa lang yun, pwedeng tapakan ang iyong ulo. Noong niluluran mo, na in hopes na hindi ka patayin. Kuha. At yung nangyari kay Dagon ay pagpapakita, mga kapatid, na hindi lang basta tumumba si Dagon sa harapan ng kabag ng tipan ng Panginoon, kundi nakasubso si Dagon sa harapan ng kabag ng tipan ng Panginoon. Hindi ko alam kung nagigets niyo yung sinasabi ko dito, pero kahit hindi niyo maintindihan yung pangyayari, pero yung kalaban niyo naiintindihan kung anong nangyayari, yun yung mahalaga. Hindi na baling hindi nyo makitang gumagawa yung Panginoon sa inyong buhay, pero yung kaaway ninyo nakikitang gumagawa ang Panginoon sa inyong buhay, yun yung importante. Ako kayo pumalapak, sinong nakakita kay Shadrach, Meshach at Abednego doon sa pang-apat na tao sa apoy? Nakita ba ni Shadrach, Meshach at Abednego na kasama nila yung kaapat? Ang nakakita noon yung hari na nagpatapon sa kanila. Ang pinupunto ko lang dito, you may not understand kung anong nangyayari sa buhay mo. Ang mahalaga, yung kaaway mong pinipilit kang ibaba at saktan, nakita kang dyan na yung Panginoon mong tagapag. Sa James, even the devil knows. They fear and tremble pa nga. Naiisa lang yung Diyos. Ang nangyari dyan, konto ako rin sa kwentong to eh. Ang kanina, ayaw ko yung pangaral yung naagaw yung kaban ng tipan. Ngayon, gusto ko nang naagaw yung kaban ng tipan. As in, para bang yung kwento ng ano, yung Trojan horse. Alam niyo yun? Yung pinapasok nila. Hindi nila matalo yung kanang babag saan yun. Tapos pinasok nila din yung kabayo, nandun pala sa loob yung mga kalaban, kaya sila natalo. Feeling ko, ganito rin yung nangyayari ngayon eh. Eh yung kapalanti parang Panginoon, akala nila talo na sila. Akala nung kalaban, panalo na sila. Pero yung leader ng kalaban, nakayukumayot, sumasamba doon sa natalo nilang sinasabi nilang Diyos. Ang unang pagkakamali ng mga Pilisteo, panalo na sana, ipinasok pa nila yung kaban ng tipan ng Diyos sa templo ni Dagon. It pieces of God. Nababadrip ang Panginoon sa tuwing mangyayari yung mga bagay niya. Alam mo, pangalawang kasunod na yung nangyari dyan, sabi nila, nung nakita nilang nakasubsob si Dagon, hindi naman lang yun basta sinubsob nila dahil nakatumbay. They know. Alam nila yung meaning nun. Nung naka-face flat down yung kanilang Diyos, sa ibang Diyos, alam nila yung meaning nun. Kaya tinayo nila yon. At anong sa
sabi niya? Ibinalik sa dating pwesto. May imagine ko ito talaga eh, habang binabasa ko. Kasi kumbaga yung ating Panginoon, yung kaba ng ating Panginoon nakatayo ganyan. No? Nakatumpo doon si Dagon, tapos tinayo ng mga pinisteyo. Tapos pagsara ng pinto, alam niyo parang sa Toy Story, pagtapos nagalaw mo yung mga ano, nagalaw mo yung mga wala ng tao. Piling ko parang ganun may nangyaring ganun eh. Parang sabi ng kabaluti po ng Panginoon, oh, Dagon, 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 sana'y hindi ka na bumangon. You should have stayed down, Dagon, Dagon, Dagon. Kasi ngayong nakatayo ka na, ang susunod niyan, I will make sure na hindi ka na makakatayo muli. The next day, pagbukas ng pinto ng mga Pilistiyo, nakasubsub muli na naman si Dagon. But this time, pugot ang ulo, pugot ang kamay ni Dagon. Pero ganun pa rin ang pwesto, nakasubsub pa rin yung katawan sa harap ng kabanong tipan ng ating Panginoon. Ang pangalawang biggest mistake ng mga Pilistiyo ay yung sinabi diyang ipinalik nila ito sa dating pwesto. Notice this, wala namang nagtumba kay Dagon. Tsaka huwag niyong imaginin na yung Ark of the Covenant at tsaka yung statue ni Dagon, mga gaganyan lang kaliliit. Na parang figurines lang, ganyan, Barbie doll, ganyan lang yung size. Hindi, yung size ni Dagon, magkalaki-laki talaga. No? At ang Ark of the Covenant, sabihin natin ganito, may sukat yun, hindi ko malala. Pero mas malaki si Dagon doon. At this time, sabi ng kwento, pugot yung ulo ni Dagon, pugot yung mga kamay ni Dagon, at nakasubsob pa rin, nasamba pa rin sa kabanatipan ng ating Panginoon. Ang gusto ko mapansin nyo dito, yun ay hindi pwedeng hanginin lamang. Hindi yun pwedeng nagkamali sila, meron palang nakaangat, shaky yung pagkatayo kay Dagon. Kaya, tumba kanyan. Hindi yun may pumasok ng madaling araw ng mga Israelita at kininit itong basdagon tapos nagtabuli siya. Hindi. Hindi ganun yung nangyari. What I want you to notice is that bronze, gold statue, bakal, kung ano man yan, clay statue, pagkalaki-laki, it will not fall by external force. Walang ganun sa kwento. Bagkus, somehow, it fell on its own. Isa, yan o. Ngayon, pagkalaki-laking arko, pagkalaki-laking Diyos-Diyosan, na hindi kayang hangin, hindi kayang tumumba. Tumumba, hindi dahil may tumulang o may humatak mababa, kundi tumumba ito sa kanyang sarili. Saan daw? Sa harapan ng kabanong tipan ng Panginoon. At ano sabi, tinayo-ayo ng mga Pilisteyo. Kaya ang ginawa ng kabanong tipan ng Panginoon, chinap-chap! Ngayon, di na yun makakatayo, di na yun makakabangon. Pinupunto ko dito, mga kapatid, yung pangalawang pagkakamali nila, ibinalik pa kasi nila sa dating pwesto. This is sanay kung hindi nila ibinalik sa dating pwesto, meron pa rin silang Diyos na Dagon ngayon. Pero ngayon, wala nang Diyos na Dagon, wala na akong alam na iba pang Diyos, wala nang Diyos tsaka sa kung anong bansa nila, iisa na lang yung natitirang Diyos. Simula pa dati hanggang ngayon, iisa na lang yung natitirang Diyos. Yung Diyos nilang sinasabi dati, matagal lang naaagnas. Yung Diyos na sinasabi ko, na buhay mabuli. Pagkatapos ng pangatlong araw niyang namatay, at ever since then, hindi na kayang mamatay. Yung Diyos kong pinaglingin ko na. Ang pinupunto ko lang dito, if God put something down in your life, kung ang Panginoon may tinumpala sa inyong buhay at may pinilit ng alisin, huwag niyo na ang ibalik sa dati pang pwesto. Kapag may inalis na yung Panginoon sa
hanap-hanapin pa. Pag may tinanggal na yung Panginoon sa inyo, huwag niyo nang silip-silipin pa. Pag inilipat ka na ng pwesto ng Panginoon, huwag ka nang bumalik-balik pa. Kung ayaw mong maganda, pirapiraso yung inaasam-asam mo sa harapan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, this is my final point, mga kapalit. Ito, at ang muling pagkakamali ng mga Pilisteo and their greatest mistake. Pansinin mo ito, Jeff. Pansinin niyo po ito. Itong napakaliit lang na phrase na ito na sinabi dyan. Kasi pag sabi dyan, wala na eh, natakot na sila eh. Wala na doon yung punto ko. Pero yung punto ko nandito sa verse 2. Verse 2 at tayo natin. Verse 2. Yeah. Yan. Diba, verse 1 ano yan? Point number 1. Ano yung muna yung pagkakamali? Tinali nila yung kabanantipan ng Panginoon sa base nila. Second, yung Diyos nila, yung leader nila, yung iniisip nilang hope and nila ay binasag no Ark of the Covenant. But here's my best argument to bakit natalo ang kung bakit panalo na sana ang Pilisteo, natalo pa. At ito yun, basahin natin muli. Dinala nila ito sa templo ng kanilang Diyos, Diyos ang Sidagon. And their best and greatest mistake ay itinabi nila yung kaban ng tipa ng Panginoon kay Dagon. Exodus chapter 20 verse 3, ano sabi dyan? Thou shalt have no other gods before me. Okay, dyan? Thou shalt have no other gods before me. Sa Tagalog, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kung nilagay ba nila sa likod, panalo. Kung nilagay ba nila sa gilid, panalo. Eh, sa gilid nga nilagay eh, panalo. Yung sinabi dyan ang utos ng Panginoon na thou shall have no other gods before me, ay hindi siya nagsasabi at nag-i-indicate ng place, ng specific position na pwede mong lagyan ng Diyos. Hindi sinabi pag sa likod, sa gilid, sa kanan, sa kaliwa, pwede na, huwag lang sa harap. NLT version says it the best eh. Na sinabi dyan, thou shalt have no other gods other than me. Tinabi nila si Dagon sa presensya ng Ark of the Covenant na as if they are same beings. They are same in level. They are in the same category. Para bang sinabi nilang yung tinabi nila yung kako ng kabanatipa ng ating Panginoon doon sa Diyos-Diyos ang si Dagon, na para bang magka-level lang sila ni Dagon at mas malakas pa nga si Dagon kasi nasa templo daw siya ni Dagon, na para bang iniahambing nila na merong kapantay ang ating Diyos. Pero hindi nila alam na kauna-unahang utos ng ating Panginoon na ang history ng Ark of the Covenant at presensya ng ating Panginoon, kung merong pinagseselosa ng ating Panginoon, kung merong pinakaayaw na utos na lalabagin mo ang ating Panginoon, ay yung magkaroon ka ng ibang Diyos bukod sa akin. Paulit-ulit ang Panginoon. Paulit-ulit ang ating Panginoon na isa lang ang Diyos. Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kaya yung mga makukulit dyan tatlo, Diyos, nakukulit ng kukote nyo, ang sarap niyong pagkikentukan. Pinipilit nyo magkakaiba yung Ama, Anak at Espiritu Santo. E sinabi na nga lang ating Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay isa. Alam mo ba kayo na hanap nyo doon? Pinipilit nyo pa lagyan ng mini. Sinabi na lang Panginoon, nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Paano maharapin mo yung Ama? Eh nakita mo na nga ako. Ang nakakita doon sa akin, nakakita na sa Ama.
kasi pipilit ninyo na sinabi ng Panginoon sa days of creation na let us make man. Let us. Pinagpipilitan ng mga tatlo Diyos dyan. Nakausap ng ating Panginoon yung anak at yung Espiritu Santo. Nalikhain natin. Kung hindi kayo aanga-anga at babasahin niyo yung kasunod sa 27, and God created man according to His own image. So, ulit-ulit sinasabi ng Panginoon, I alone stretched the earth. Ako lang ang lumikha ng langit at lupa. Ako lang ang Diyos at bukod sa akin, wala na akong alam pa. Paulit-ulit ang ating Panginoon, iisa lang ang makapangyari ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh, ako ang Alpha at ang Omega. Ang sabi ni Jesus sa Revelation, ako ang Alpha at ang Omega. Ang sabi ni Yahweh sa lumang tipan, ang paraan para malaman mo nga kung ay nandiyan na, ay makakakita ang mga bulat, makakarinig ang mga bingi, makakagagaling yung mga may sakit, at makakalakad yung mga pilay. Ang sabi ni Jesus doon sa tauhan ni John, hindi mo pa alam na nakakalakad na ang mga bulat, ang mga pilay, nakakakita na ang mga bulat, nakakarinig na ang mga bingi. Ano pa hinihintay niyong Diyos? Si Jesus ang nag-iisang Diyos na buhay. Atong nilagay ni si Dagon sa tabi ng arko ng presensya ng Panginoon na nagre-representa doon sa pangalang yun. Malamang sa malamang, hindi yun magkapantay. Hindi nagyayabang ang ating Panginoon pag sinabi niyang wala ng ibang Diyos bukod sa akin. Nagsasabi lang siya ng katotohanan. Kapag sinabi ko na ako ang pinakamatalino dito sa lugar na to, pagyayabang yun. Kasi meron dyan mas maraming matalino sa akin. Pero kapag ako ay ako'y may doctorate, PhD, at meron pa akong mga ibang pupruwebang patunay na mas matalino nga talaga ako kay Joan, hindi pagyayabang yun. Pagsasabi lang yun ng totoo. Kaya nung sinabi ng Panginoon na ako ang nag-iisang Diyos at tanging Diyos, hindi yung pagyayabang, nagsasabi lang siya ng totoo. Kaya nung itinabi mo yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, doon sa bato, clay, repultong si Dagon, nakakairita yun sa harapan ng Panginoon. Hindi kayo magka-level Dagon ng Diyos kong pinaglilingkuran. At ang sabi, all knees will bow down at the mention of His name. Wala nang iba pang ngalang ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao kundi ang pangalan ng Jesucristo lamang. At yung Dagon na mga buhay niyo, problema ng Dagon, sakit na Dagon, kakulangang Dagon, wala yang magagawa at the mention of His name, lahat ay luluhod sa harapan ng arko at tipan ng aking Panginoon. So don't you worry. Kahit wala na yung Israelita sa kwento, panalo pa rin ang gera yung pinalaban ng ating Panginoon. Hindi niya na kailangan ng sandamang magkakawal. Hindi niya kailangan ng matutulis na espada o matatalim na mga palaso. Kailangan niya lang kanyang sarili and no one else. Kung gusto mong manalo, hindi ka mag-aambag doon. Aangkas ka na lang. Matagal ng panalo ang Panginoon. Sasabay ka na lang. Matagal nang nagwagi ang Panginoon. Papakas ka na lang. Matagal nang nagtagumpay ang Panginoon. Sasabay ka na lang. So panalo na. Sana ang mga Pilisteo, ang kanilang pinakamalaking pagkakamali, inihambing nila yung Diyos na hindi mo masusukat sa kahon. Marami sa inyo,
panalo na dapat matagal na. Marami sa inyo, gumaling na dapat matagal na. Marami sa inyo, nabago na sana yung buhay, matagal na. Pero para kayo mga Pilistiyo, pinapalit nyo yung Panginoon, parang kasyang-kasya lang sa kahon. At pinagtatabi mo dun sa problema, pilit mong inaalala. Kasi ang sabi ng Panginoon, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, as the mountains are round about Jerusalem, so will the Lord will round about you. Kung paano ang bundok ng Zion ay nakapalibot sa Israel, palilibutan kayo ng ating Panginoon. Tumayo po tayo lahat mga kapatid. Hallelujah! 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 You know what, the Israelites? They should have won. Panalo dapat sila. There is no reason para sila ay matalo. Ang tanging rason kung bakit sila natalo, pinaghalo nila yung hindi dapat paghaluin at pinagsama nila yung hindi dapat pagsamaan.